Good morning, guys. Ito po kaming dalawa ni Mister. Ayan o. Lalakad ulit ho kami. Pasensya na kayo dahil umaga ngayon, hindi pa ako nakapag-makeup. Kaya maglalakad lang ho kami. Yan ho yung suggestion ko din sa mga ibang mga lolo't lola. Pagka ho tayo nasa labas, maglakad-lakad ho tayo para gumalaw ho yung mga ugat natin. Kung kayo ho bago sa aking channel, sana ho mag-subscribe kayo. Pindutin niyo ho yung bell para ma-notify ho kayo sa mga susunod kong paglalakad namin dalawa na Mister. Ito hong neighborhood namin. Yan ho yung mga basurahan pagka ano ho, pagka araw ng Huwebes. Pinipick up nila yung mga recycle ho. May araw nagpipick up ng recycle. May araw naman na nagpipick up lang sila ng regular na basura. So, yung kulay blue ho, yun, yung sa mga recycle yun. Dito. Tsaka, medyo malamig na ho ang panahon ngayon. Tapos na ho ang summer. Magpo-fall. Katulad nga ng sabi ko, yung mga punong yan, magiging brown, green, and yellow. Makikita nyo. Sa mga susunod na buwan. Especially ho sa month ng susunod na buwan, October, November yan. Bago December ho, winter time. Meron hong sinusunod na diet ho kami ng dalawa. Sabi ho ng aming doktor, kung pwede isda at manok at walang asin. Ilagay namin pampalasa yung mga other herbs or yung bang paminta, ganyan. Tsaka kung pwede grill, mas safe daw hong kainin ng mga katulad naming mga diabetic. Ayan. Tsaka para lumakas din ho yung tuhod natin, hindi naman kailangan maglakad ng malalayo. Mukhang kaya naman ni Mr. Maglakad. Ayan. Lakad-lakad. Lakad-lakad. Pause. Ala Fernando po yung Ala Fernando po yung posing dyan. Yan. Ebidensya yan ha, na naglalakad siya. Pakita namin kay doktor yan. Tsaka ang sabi ho ni Doc sa amin, kasama na ho ako pero kumakain pa rin ako. Yun lang daw puti ng itlog ang kainin para daw hindi mahirapan yung aming mga kidney. Oh, yun ho ang dapat gawin. Ang ganda ho ng kapaligiran. Sa totoo lang ho. Tahimik. Walang masyadong mga naglalakad. Meron lang kami isang kasabay. Hindi ko na lang ho siya na sa video dahil. Pero kapitbahay ho namin yun. Paminsan-minsan, nag-ahay sila. Most of the time, they say hi to you. Oh, medyo maganda ang katawan ni Mister ngayon. Malayo-layo itong nilalakad natin. Maabot tayo sa kanto ng margin way. Yan lang ang makukwento ko sa inyo. Alam nyo naman ho ako, isang vlog, isang video.
Kagabi ho, maganda naman ang tulog naming dalawa. Eh, ang balita ho dito sa US, meron na raw hong parang, ano tawag daw, Herm? May vaccine na daw ho na magagamit para sa coronavirus. Hindi ko mag-tug ng mask. O yun, ang sabi. Pagka daw ho na nabigyan na ng vaccine ang ano, balik na tayo. Pag na, ay hindi na, sa susunod na lang dito at saka doon sa dulo. Huwag mo naman biglain. Pag na bigyan na kami ng vaccine, I'm sure i-share naman ng mga international ang vaccine na yun all over the world, and hopefully mapaplate na ang curves ng coronavirus. Sana nga para talagang ang aming tentative schedule na magbiyahe pa Pilipinas dapat ngayon ng September, eh, ano na kami, travel na kami ni Mister. Eh, dahil nga gusto namin masiguro talaga na safe at mag-alala ang mga anak namin, eh, inaantay namin talaga yung magandang balita. Eh, so far, yun ang magandang balita na naririnig natin. Tuloy pa rin ho natin ang pag-iingat. Mag-ano pa rin tayo. Magsuot pa rin tayo ng mask, social distancing, ganun ang gawin natin. Wala namang mawawala. Katulad niya, naglalakad kami. Kasi isang bagay din na nakakahina ng katawan, no? Base sa experience. Experience ko kahit na bumabangon ako, nag-grocery o may ginagawa sa bahay. Pag hindi ka talaga nakalabas ng bahay, manghihina talaga yung katawan mo. Yung tuhod mo, yan, mga yan. Tsaka pag hindi ka naarawan. Kaya dito nakatutok sa matatandang katulad namin. Dati, every 3-4 months ang check-up namin ni Mister. Ngayon, ang gusto nila, kung pwede, every 2 months talaga magpa-check kami ng blood work. Ano ba yung sinabi ni... nagpunta ka nga kami ni Mr. Noong Tuesday. Ano ho ngayon eh? Thursday na ngayon. 15, ano na ngayon? September 17, Thursday. September 15, Tuesday. Nandun ho kami sa... ano, nag-check up kami. Ang gusto ng aming doktor. In 2 months, appointment ulit kami sa kanila. Tapos ini-CG kami doon sa clinic. Chinek din yung balance ng katawan namin. Meron silang machine, pipikit kayo. Tapos medyo gagalaw yung machine. May mga dalawang nurse sa likod nyo. Kung sakaling mawalan kayo ng balance, eh aanoy nila. Eh, ang sabi na ng doktor sa amin, sa akin, personally, kung kasi nga kami, nagbabanyo kami mga 2-3 times sa gabi. Buksan daw namin yung ilaw, wag daw namin i-rely sa ano. Hello? Wag daw namin i-rely sa yung, para hindi raw kami matrip. Yun ang sabi ni ng aming doktor. So talagang lahat ng pag-iingat dito, i-remind kayo. Yun ang gustong gawin ng doktor. Oh yan, kinunan ko na rin yan isang araw eh. Yung puno na yan na merong kulay na bulaklak. Ewan ko kung ano yan, hindi naman bonggabilya yan dahil puno yan eh. Ganda naman. O dito,
Meron din puno doon. Ganyan lang ho dito, maririnig niya yung mga huni ng kuliglig. Yung mga puno. Ewan ko kung nasabi ko na, ang Maryland ho ay isang part ng United States na may pinakamaraming trees. Kaya pag dumaan kayo sa mga highway, makikita nyo left and right mga puno. Dito naman na yan. Malaking puno. Kaya ho dito. Oo. Yung kapitbahay namin, meron silang puno ng bulaklak. Kayang-kaya ni Mr. maglakad ha. Kamagaan kasi pa, nawala eh. Yung kwan ko eh, sakit ng tuhod ko eh. Dahil doon sa kinain ko kapon. Yung grilled fish, grilled salmon at grilled chicken ho with paminta lang yung kinain niya. At saka nag-grilled ho rin kami ng asparagus at saka red pepper. Yun ho. Tapos hindi siya nag-rice. So, walang asin yun ha? Walang asin. So very good siya. Ngayon, naubos na niya yung yung chicken, grilled chicken breast. Ngayon, salmon naubos. Naubos na yung salmon, may grilled chicken at saka meron pang red pepper. Yun ang lunch niya. At saka nag-breakfast siya ng egg white. Ewan ko lang ngayon kung pwede ay sa'yo yung chicken wings kasi may taba na yung balat nun eh. Unless na lang hindi mo kainin yung balat. Yung laman lang. Kasi ang sabi sa'yo, white meat ng chicken ang kakainin mo. Scrambled paper. Asparagus. Yan ang gusto kong gulay na kakainin ko. Ngayon? Ha? Bibili tayo ngayon? Hindi. Susunod? Okay. Yun. Maganda ho yung asparagus na gusto ko. Hindi ho yung matatabang asparagus. Yung parang mapapayat siya. Ang sarap siya. Alam nyo nung nilasahan ko yung grilled asparagus, ang lasa niya yung, ang tawag doon yung kinain natin sa Pangasinan. Matamis. Yung bunga ho ng malunggay kung nakakain na po kayo noon, nilalagay nila yun sa ginisang munggo. Pinuputol-putol ho nila yun. Tapos kakainin niyo yung pinakakatas ng bunga ng malunggay. Yun ang lasa ko sa grilled asparagus. So, sarap siya. Matamis-tamis siya. Masarap siyang kainin. At surprise nga kami, nakakain kami ng walang asin. Pwede pala ho yun. Bago may prutas kayo, kinakain ni Mister. Ano, may gumagapang sa'yo. May ano, kumakain siya ng nectarine. Ako naman. Basta kakain din kayo ng prutas, hindi naman puro. Tsaka hindi. Oh, sige. Ayun o. Mga 15 minutes na yon. Basuran. Okay. Huwag mo kalimutan ugasan yung kamay mo, ha? Yung kukunin na niya yung basurahan. Okay, guys. Salamat ho sa panonood nyo sa amin, sa paglalakad naming dalawa. Yan ho yung aming ginagawa para lumakas ho yung tuhod namin. At
At medyo maganda-ganda ang balita tungkol sa gagawin nilang vaccine. Sana ho eh magawa na yun para maging normal na ho yung mga biyahe at kilos ng mga tao. Tuloy pa rin ho natin ang pag-iingat at pagsusuot ng mask at social distancing hanggang iba na ho rin yung sigurado kayo sa sarili nyo. Okay, maraming salamat po at huwag kalimutang mag-subscribe, touch the bell and like and make a comment. Salamat po. Have a good day.